Bishop Fox, who, as you know, find the motion for reconsideration of the expulsion of the Bureau of Immigration. He has until June 18. Yes, sir? Not three. Anyway, I'm attorney, attorney Catherine Panguban. Will explain yung details na motion ko ni consideration na final ni nakahapon sa Department of Justice. We also have another attorney, attorney Glenn Chong, who represents an election watchdog called Tanggulang Demokrasya. And he will discuss yung discovery nila ng mga election irregularities in Bicol in regard to the vice presidential elections. We also have former Bayan Muna representative Mary Colmenares, who will talk on the proposed increase sa pension ng mga social security system members and pensioners, which will necessarily mean an increase to the premiums paid by the private sector employees. We'll start with Sister Patricia Fox, and we'll ask them what you think of what's going on with the case. Then we'll go to the motion for good morning, everybody. Morning. As you know, ever since I was picked up on April 16, as a result of, I think, as a result of attending a fact-finding mission in Mindanao, because reports were coming to us of how the oppression, the killings, the harassments, the displacements of farmers and Lumans was increasing under martial law, we had a fact-finding. 1 week from coming back from that, I was arrested. And so since then, it's been a series of trying to chase up what the decisions were, because any decision, we, of course, filed motions for reconsideration, because they filed it first. When I was arrested, it was to be a deportation case, and we were to have they would have 5 days to actually produce evidence, and we would have 2 days. In the meantime, a separate issue came up of the downgrading my visa, which we were not informed of, only through our friends in the media let us know that that decision had been made. So we managed to file a reconsideration within that time. And then more recently, you'll know that again, through the friends in the media, we discovered there was actually a denial of that motion on the 17th of May, I think it was, which we hadn't been informed of. So it's been, the poor lawyers have been working overtime to try and meet deadlines, because we haven't actually been informed of decisions. And I have, it's been really, because of their grounds, they've sort of adding grounds, but it started off of a missionary, their definition of missionary, which basically meant I shouldn't go outside the barangay. And I was thinking, well, I have been on medical missions to Samar, I've been on relief missions to Leyte, I've been on relief missions to Bicol, and it seems that's outside the missionary visa, if you take it to the logical conclusion of what they're saying. And also they're saying things like you should be converting people, which hasn't been the theology of the church for years now. And then we get into, I'm engaging in political activity because I took part in the fact-finding. I've been parts of, sat in on press conferences. I've gone to dialogues. I've taken part, I've gone with people in rallies, and just as part of my trying to support the people in their claims. And so that's another issue that's also outside the missionary issue, because it's an issue of every foreigner who comes here who wants to support the people. So these have been some of the issues that have been coming up. At
commissioner, we filed a petition for review yesterday, and you're right, Attorney Cathy can tell you more about that. But I also want to say thank you to all the people who supported me, the sectors, particularly KMP, and the church, have all been coming out in the streets, they've been coming, organizing things, and I really want to say thank you to the LAP for their support. Magandang umaga po sa ating mga kaibigan sa media. Katulad nga po ng nabanggit ni Sister Patricia Fox, kahapon po ay finail po natin sa Department of Justice yung ating petition for review. Ito po ay dahil natanggap lang natin yung order ng Bureau of Immigration denying our motion for reconsideration noong May 24 lang po. Katulad ng binanggit ni Sister Pat, May 17 pa nilabas na ng Bureau of Immigration yung ganung order nila. Pero tayo po ay natanggap lang natin ito noong May 24. Kaya po kinabukasan, kahapon, hinay na po natin yung ating petition for review. Basically, under the rules po ng omnibus rules ng Bureau of Immigration, yung pag-file po natin ng apela sa Department of Justice, ang ibig sabihin po nito, hindi po pwedeng i-implementa ng Bureau of Immigration yung kanilang order na dinadowngrade o tinatanggal ang visa, yung missionary visa ni Sister Patricia Fox. So, ang ibig sabihin lang din po nito, yung pag-file po natin ng petition for review, technically, yung missionary visa ni Sister Pat ay effective pa po. So, hanggat wala pong desisyon, yung Secretary of Justice ay mananatili pong epektibo yung missionary visa ni Sister Patricia Fox. And last night, right after po nating nakapagbigay ng nag-file ng petition for review, ay naglabas na rin po ng order ang Department of Justice at in-order po nila o inuutusan ang Bureau of Immigration na sagutin yung ating isinampang petition for review. Binibigyan lang po sila ng unextendable na 10 araw para sagutin ang mga ang ating petition, ang ating mga argumento na nilis dito. At pagkatapos po nito, binibigyan po si Sister Pat ng 5 araw para sagutin naman yung komento ng Bureau of Immigration. So sa bahagi po ng legal team ni Sister Pat, we welcome itong mabilis na pag-recognize ng Department of Justice. Pero kahit po mabilis, mahaba pa po yung laban ni Sister Pat. Marami pa po pwedeng mangyari sa loob ng mga susunod na araw. Kaya hindi po magiging complacent yung mga abogado po ni Sister Patricia Fox, yung buong team. At dahil alam naman po natin, no less than the president ay sa ilang mga public statements niya, malinaw po ang sinasabi niya. She wants her out of the country. So we are expecting, while we welcome this prompt issuance of an order of the Department of Justice requiring the Bureau of Immigration to comment within 10 days on the petition that we filed. Well, we welcome that. We will not be complacent. We will not let our guards down. At ganun din po, yung mga sumusuporta kay Sister Patricia, yung mga iba't ibang pangmasang organisasyon na mga natulungan, nakasalamuha ni Sister Pat ay mananatili po kaming vigilant at mananatili po kaming mapagbantay sa kung ano man po yung posible pang mangyari sa mga susunod na araw. Dahil katulad nga po ng sinabi namin, no less than the president wants her out of the country. So we will exhaust
all possible legal, all possible administrative and judicial remedies that we have in conjunction po with the support, the untiring support of the People's Movement. Kasi ito po nakuha natin, yung pag-engage po natin sa Department of Justice kahapon, yung mabilisan po nilang pagbigay ng order, ay ito po ay hindi lang po binunga nung masigasig natin, yung masigasig natin pag-profile, pagsunod dun sa mga rules. Ito po ay binunga ng walang sawang suporta, no? Yung suporta po nung taong bayan na huwag paalisin o huwag paalisin si Sister Patricia Fox dito sa Pilipinas. Kaya kung wala po yung suporta ng taong bayan kay Sister Pat, hindi po mangyayari. Wala pong ganitong kabilis na desisyon. Dahil alam naman po natin, kami po sa People's sa National Union of People's Lawyers, sa ating mga karanasan, alam naman po natin kung gaano katagal, kung gaano po kabagal magdesisyon kadalasan, almost always, ang mga ahensya, even the courts. Medyo mabagal po talaga ang ating justice system dito sa Pilipinas. Kaya yung pressure, yung suporta, yung clamor ng taong bayan na huwag paalisin si Sister Patricia Paz, that spelled the difference po dito sa kaso nito. Kaya, we call it a temporary victory, what we had last night, what the Department of Justice issued last yesterday. And yun nga po, it's a temporary victory, but we welcome it just the same. So we are expecting and we are hoping that the Department of Justice will consider or will look into the arguments that we raised in our petition for review. And hopefully, magkaroon po ng reversal dito sa decision po ng dito po sa order ng Bureau of Immigration canceling her missionary visa. So, yun po. In terms of dates, kailan yung motion for consideration of BBL? Petition for review. Petition for review, yun nga po, meron pong 10 days. Meron pong 10 days ang Bureau of Immigration from yesterday to answer. Ay, to comment po dito sa ating petition for review. And then, upon receipt, the moment we receive the comment of the Bureau of Immigration, we have 5 days to counter that. And then, that's the time na yung buong petition for review po ay magiging submitted na for resolution ng Department of Justice. Around June 18? Yung June 18 na pagbanggit po dito, hindi naman po siya deadline. No? Parang may kinumpute po ng Department of, ng Secretary, o ng Department of Justice, according to them, doon daw po magpo-fall yung last day dapat para siya ay umalis. Kung wala po yung petition for review natin. But because this is still pending, so lahat po ay walang galawan. On hold lahat po yung order ng Bureau of Immigration. So, in the meantime, what do you plan to do, Sister? Would you keep quiet in the meantime, waiting for the decision or what? Continue. Do your usual work? I do, and then I want to do a continue for the agricultural workers. And I haven't done anything wrong. Kaya, kaya ko kasi para sa akin it's my ilang trabaho responsibilidad din ilang tao pinakatre sa buhay ng mga manghihira sumasupport sa mga kaibahan nila mga ganyan
Do you have anything to do in Australia? What if by chance your expert is physically important? Siyempre, kahit saan pa, may magagawa. I actually, my report kay Presidente, may province man refugee sa Australia. At dati, ako ay goya sa Australia, pero siguro, kuya ko papasok sa kanya. Pero siyempre, maski wala ko dito, may pag-i-join pa para tumutulong dito, para sumasuporto sa mga, ano pa, mga sektor dito. Sister? Kami pong mag-ibigat lang. Yung taso ko kasi ni sister, madali siya pasero. Kaya po, ganito rin yung pag-tawag dito, pagbibigay ng atensyon ng mga lawyers. Kasi tingin nakikita po natin dito na this will set a dangerous, a very dangerous procedure. Kapag ka na-uphold po yung decision ng Bureau of Immigration, tapos yung grounds cited nila doon ay ma-uphold, it will set a very dangerous precedent, not just for missionaries like Sister Patricia Fox, but also with foreigners who stand in solidarity with the poor and the oppressed dito sa Pilipinas. Kasi, technically, this will give the Bureau of Immigration a wide latitude, a very wide latitude. Sila yung magde-define what constitutes a political activity. So, it will be discretionary on their part. So, sila yung magde-decide nun. Kaya natin talaga din matutulan ito. Because technically, this will curtail or this will clip yung this will curtail yung rights ng ating mga kaibigang foreigners, ng mga foreigners na gustong tumulong sa atin. Na gustong tumulong sa mga mahihirap, sa mga magsasaka, sa mga manggagawa, sa mga indigenous people, sila na palaging ina-appay ng ganitong sistema, ng hindi makatarungan sistema na meron tayo. Technically, hindi sila, this will set a very dangerous precedent. Maraming bagay na ang magiging bawal kapag gano'n. Makukurtail yung constitutionally guaranteed rights din nila, kahit po foreigners sila, na sa freedom of expression, yung right to peaceably assemble, lahat po yan ay makukurtail if we let this pass. Tanong personal, bakit mahal mo Pilipinas? Hindi dahil sa weather at sa traffic. Siguro ang mga tao, parang gusto ko ng, parang nakaibigan ako ng mga tao dito. Tapos, creativity, and sense of humor, easiness, acceptance, parang dahil sa tao. Kasi nararamdaman din namin na may malaking nawawala sa'yo. Pag wala ka sa akin. Hindi ko na-miss ng traffic at the weather, pero ang tao talaga malapit sa akin. Sister, follow up lang. Yung Australia, if you go home to Australia, would you feel that Australia is more of a foreign land for you? Because you're already a Filipino by heart. Maski yung uwi ako na yun, parang may mga kaibigan ng Pilipino doon, pumunta ko doon. Tapos, kuminsan naglalaro sila county people, kasi county naman ang tao sa siyudad doon. Pero, mas sana ko nang go dito kaysa Australia. No? Kasi, that is why I'm asking, between now and June 18, we'll be able to take the stage. It's what yes. From the legal point of view, you will take the yard. I mean, better siguro that sobriety will take place. Wala mo na yung marami. Protesta. And perhaps, what would be, kayo, Atty. Makasiti, what would be an amicable settlement para ma-resolve yung settlement? You will take, satisfy ang pamahalaan. And if you're not going to be the sister of this past, you will hear. Yan ang mangyayari kasi, kaya until June 18. Wala nang compromise. Yes, compromise. We're talking legal na rin kasi ako yung
siguro, ano, I don't know if we'll be considered as a compromise. Basta kami, yung respetuhin. Respetuhin ng pamahalaan. Yung constitutional guarantees, yung mga karapatan, yung right to freedom of expression, right to peaceably assemble, universally accorded rights ito, regardless of citizenship, regardless of blood or race. So, ito ay accorded pati sa ating mga kaibigang Banyaga. So, yun. Yun talaga yun eh, yung position. Atame, may natatanggap ang mga threats. Meron ba mga threats sa security niya? Since pumutok itong video na ito. May mga ilan. Kaya ano rin eh, we are, yun nga, nagpe-prepare kami sa lahat ng possible na lahat ng mga possible scenarios. Tinitingnan natin kasi, yun nga, may hindi malayong posibilidad yung pag-arrest mo sa kanya, pag dito na sa kanya ulit, kagulo nung nangyari noong April 16. Given nga na nakita din natin kung paano din binayolate in the past ng Bureau of Immigration rights to due process din ni Sister Pat. So, given that experience that we had in the past, sa insofar as her case is concerned, may mga ganong paghahanda din tayo. Before siya inaresto, meron bang mga warning sa kanya or ano naman? Wala naman, basta na lang kung gano'n. Wala. Sa ang kwento pa ni sister. Kung notice na paghina-hina. Ang kwento pa ni sister, kaya talaga sinabi niya, kagaling sa 1 week after, right? Andun lang siya sa kanina ng mission house. Sabi pa namin, babalis pa ako noon. She's just doing her daily routine, daily chores na sa loob ng mission house niya, and she was arrested. So, nagulat din kami. Ilang taon na itong missionary work niya ginagawa niya dito sa Pilipinas? 27 years na po si Sister Pat dito sa Pilipinas. Tapos ngayon lang nakatanggap na meron na. Yes. Ganun. Ngayon na. Question? Ma'am, di ba, you were citing in your motion for reconsideration yung fact-find, yung results ng Intel report ng DOI. You're saying na hindi siya political. Pwede pa elaborate lang kung naman yun. Kasi ang sinasabi is, Sister Fox was seen holding a placard saying free all political prisoners. And then you're saying hindi siya political. Pa-expound lang. Under yung batas natin sa immigration law, wala akong definition yung political activity. And in fact, sinasabi na, the closest provision that we have in the immigration law is yun nga yung isang foreigner ay pwedeng ma-deport kapag ka siya ay nag-espouse ng isang gawain through force para mapatalsik or to overthrow an existing government. Yung paghawak ni Sister Pat ng free all political prisoners na placard, yung pagsama niya sa mga fact-finding missions, humanitarian missions, etc. in the past, hindi naman yun by force. Wala namang pwersa doon. Diba? Wala namang ano doon eh. So, hindi namin din, ang nag-define lang ng kung ano yung political activity is yung may order, may circular na ginawa ang Department of Justice before defining what political activity means. But, insofar as from our legal point of view, walang tawag dito, walang basis. In fact, nagka-counter pa nga yung circular na yon doon sa ating immigration laws. And under sa legal na pagtingin, mas higit na nangingibabaw naman yung statutes o yung laws natin.
more than a circular order coming from an executive agency. So, ayun, walang ganong definition. At mula din sa aming pagtingin, itong ginawa ni Sister Pat na paghawak ng free all, yung placard na free all political prisoners, is part of her right to freedom of expression. Yung pagsama niya, pakikiisa niya sa mga legitimate calls ng mga marginalized sectors na meron sa ating lipunan, this is part of her right to peaceably assemble. No? Katulad ng binabanggit ko kanina, itong mga rights na ito, constitutional guarantees, constitutionally protected, universally accorded, no, even yung even sa international law natin, universally accorded, walang pinipiling citizenship, walang pinipiling nationality. So yun po. Ma'am, aside from that into report, yun lang talaga yung basis na yes. Sinayot ng... Oo, yun. Actually, unsubstantiated and then even unverified reports. But tinignan natin yung annexes kinuha or kinala from Facebook posts, etc. Go ahead. Ano yata ako na may knowledge ng government, she participated in an anti-government rally in Davao. Hindi totoo. First night nang hinuli sa akin, pinatawag sa akin ng prosecutor na nandiyan ng mga abogado. Pinakita ng dalawang photo. Sabi nila, rally. Isa, bahagi ng fact-finding, tumaan kami sa Tagong Provincial Jail. Kung saan may daming mga political prisoners. Kaya may program kami ng political prisoners doon sa loob ng jail. 27 at mga may trumpet cases ng mga kasi kadalasan ang laban nila laban sa kung hindi mining expansion ng plantations. At bigla pinuli ng military sa kanila may explosives sa mga gamit nila. Ganyan ang kaso. Kaya tumaan kami sa kaya isa ay nasa jail. Kaya sabi niya, hindi naman rally. Sabi ko, hindi naman rally. Ang pangalawa, mahihirap ang picturean. May pangyanin na tapman ng lalaki at ako ay ito. Kaya mahihirap malaman ano ba yan. I think na. Sabi ko, tiko lang. Kaya sabi niya, talagang walang rally. Ang total, I think the second one was my press conference among the Coca-Cola workers. Because matagal sila, 18 years nasa contract sila. Nag-organize sila para sa... Gusto nila yung dialogue ng call para maging regular. When tinanggal ng call, tapos nag-ticket sila, pinuwan yung ticket. But, at hinuli, ka-release pa lang ang sampu. Kaya nagkaroon sila ng press conference. At nandiyan ako sa press conference. Pero wala naman ako sa rally sa Davao. May mali ang information ng totoo. Is there an effort to link you to the left? Or to the NPA? Wala naman ako narinig na link sa NPA. Ewan ko sa left. Pero para sa akin, kahit sino lumalaban para sa karapatan ng mga tao, at often, halimbawa, kung sasabihin mo, gusto mo junior negotiator reform, gusto mo tatapos ng contractualization, sinasabi nila, left. Pero para sa akin, yan ang basic calls ng gospel. They're basic calls ng gospel because people have a right to a decent, you know, like to a decent standard of living. Kaya, kumitsan ni ganyan. Pero sa akin, parang labels lang yan. Sister Pat, you want to make an appeal to the soft heart of our beloved president? My only appeal would be, please listen to, the results about fact-finding. Talagang, if you listen to
to the stories of the victims and the victims' families, you'll have to be touched. And so that would be my appeal, really listen to the people and the ones, the victims of what's happening. Yung panggabal para sa mga Pilipinong minamahal nyo, eh, pagpapatuloy natin ang pagpapalitin nyo sa inyo. Siyempre, ano po, ganyan. I couldn't forget what, you know, my experiences here and the people that have come to help. So, tutuloy. Siguro parang si Duterte medyo takot sa mga international groups. Siguro kung magpapatuloy yung mga ganyan, eh, medyo mas makikilitin natin yan. Mr. This matter is in a sort of favorably. It's, I think, good to lead to that. Would you not consider the option of having yourself naturalized? You've been here more than 20 years. You've been more to the people. Para maiwasan na itong lisyon ito dito. Ang totoo, hindi ko binabalyan kasi madalas ako pupunta sa mga meetings. May hirap mag-travel ko my Philippine passport. I think, well, dati hindi pwede my dual passport. Yan lang yung dahilan. Very practical. Sister? Mayroon kasing reciprocity arrangement ng mga countries. Halimbawa, yung inyong right na gusto ninyong ma-practice dito sa Philippines, is that allowed in Australia? Pwede ba ang isang porinero sa Australia na humawak ng placard na free all political prisoners? Pinapayagan po. Thank you. We'll entertain more questions later. Mr. this point, we'll ask Former Kabayan Muna, Representative Miracle Pinares, to give us an update on yung issue sa pagtas ng premium sa SSS. Malayo yung issue na tatakil ko, mas malalayo yung nangyari kay Sister Pat. No, pero just a comment, nabasa ko sa media, I think it was President Duterte who said that she insulted or violated Philippine sovereignty. Sister Pat, tumutulong sa mga magsasaka, sa mga lumad, violates Philippine sovereignty. Tapos ang China, nangangangkam ng mga teritoryo natin sa West Philippine Sea, okay-okay lang si President Duterte. Yan ang mahirap sa double standards dito eh. Kaya in any case, I just go to my issue for now. Ang mensahe namin sa SSS is simple. Tututulan namin ang increase in contribution. Kasi nag-usap na yan ang mahaba sa Kongreso. As reasonable ang Kongreso noon. Ang sabi noon sa Kongreso, nang sinabi ng SSS na para madagdagan ang pensyon, dapat dagdagan ang kontribusyon. Reasonable ang Kongreso. Sabi namin sa Kongreso, wala kaming problema ang pag-usapan ng dagdag kontribusyon. Unahin lang muna natin ang reforma sa loob ng SSS. I-increase ang collection rate efficiency nyo muna. Pangalawa, i-increase ang efficiency ng investment nyo. Pangatlo, tanggalin ang mga excessive operations cost, mga bonuses at mga perks ng top officials nyo. Pang-apat, yung sweldo ng mga SSS employees galing dapat sa gobyerno, hindi dapat ibawas sa ponto ng miyembro. So, very reasonable. Collection efficiency. There are 40.8 million employed, sabi ng Philippine Statistics Authority, out of the 65 million labor force ng 2016. 40.8 employed, ang paying members ng SSS, 30 million. Ano nangyari sa 26 million na employed? Hindi nyo makolekta. Tapos sabihin ng SSS, ang ganda-ganda ng collection rate efficiency na. Doblihin mo lang ang 30, out of the 26 million na natira sa labor force, sa employed labor force ng 2016,
kalahati lang doon, 50% makuha mo, that will add, in my estimate, 144 billion pesos per year sa SSS. Pag makolektahan mo lang yung kalahati ng 26 million na hindi mo na po-collection. Collection rate efficiency, clarification sa SSS. Sabi ng COA ng 2014, may 8.168 billion kayo na hindi na-collect o na-remit ng 97,366 employers. 8.168 billion naging pera nun. 2015, sabi ng COA, 4.845 billion ang hindi nyo na-collect sa 13,000 employers in NCR na. NCR, kalapit-lapit po ng NCR. Employers dito, hindi nyo makuha. Pag-remit niya. 2016, 8.04 billion ang hindi nyo na-collect sa 38,088 employers. Ayusin kaya muna ang koleksyon bago magdagdag ng kontribusyon. Bakit kaya invento ng bagong kontribusyon? Hindi mo nga makolekta ang lumang kontribusyon. Isa pa, 843 million ang sabi ng COA na hindi nakolekta ng SSS na loans noong 2015 from non-existent companies and closed banks. 843 million ang invest mo, tohira mo, mga non-existent companies. Mga pangko na nagsasara. Kasi hindi mo pera eh. Kaya ang dali mong i-baltas sa iyong mga may unreported billings. Bayad na sa banko ang miyembro o employer, hindi pinupost ng banko, hindi na pre-report. Kasi mo makikita ng interest ko. Isang linggo lang, billion si pere. The second, sa investment. Nag-decrease ang net investment ng SSS noong 2015. Ang tanong namin bakit? Lagi niya lang sinasabi, nagbaba ang net revenue namin dahil sa 1,000 peso increase in pension in 2017. Pero as early as 2015, bumaba sila ang kanilang by 9.7% as net revenue nila. Kasi ang sabi ng COA noon, may mga idle land assets kayo, 17.95 billion pesos worth of assets idle, sabi ng COA. O, sana pagkikitaan pa yun, pagmumulan pa ng pondo yun. Imagine that, 7.9 billion na assets mo, pinapakawalan mo lang. Kung may capital ka sana, 1 billion, ininegosyo mo. Ito, may 17 billion kang assets. Hindi mo ginagamit. May milagro pang mga nangyayari sa reports ng SSS. COA said may understatement sila of assets by about 9.9 billion in 2015. Why did you understate your assets? At in-understate nila ang reserve fund nila, pinaliit nila ang reserve fund by 11.3 billion. Para takutin ng tao na pag mag-increase ng pension, kukunti na lang yung assets, kukunti na lang ang reserve funds. Ayusin ng SSS yung kanyang. Tapos may question kami dyan. Billions of impaired loss from 2016, 4.45 billion pesos impaired loss ang nakalagay sa SSS report. Using ng investment bago tayo mag-usap ng contribution na dito. Ah, bonuses and perks. Well, ang pangako ng SSS, may 200 million pesos na binigay na parang bonus sa 5 board members niya ng 2009. To be fair naman, hindi ito this administration. Sana yun, napawin nyo na ba yun? 200 million pesos retirement package sa board members nyo. Habang ordinary na member, maliit ang pension pag-retire, itong board members, 200 million. Ang pangako ng SSS, babawin nila yun. Ang tanong ko, napawin ba yun? Kung hindi nyo nga makoleksyon ang sarili ng board members, paano tayo umlad dito? Hindi nyo hindi kayo makakolect ng mga unlimited premiums ng employers. Lastly, but like Japan. Japan government pays the salary of its social security system. Bakit sa Pilipinas, miyembro ang pinagbayad ng sweldo at operating cost ng SSS? Ang empleyado ng DSWD,
siyempre, servisyo sa taong function, gobyerno ang nagpapasweldo. Ang DOH, servisyo sa tao yung function, gobyerno ang nagpapasweldo. GSIS, gobyerno ang nagpapasweldo. Pati pagdating sa SSS, miyembro ang pinapasweldo sa mga officers at mga bonuses ng mga board members. Hindi ba government function din niya? Lahat ng government agencies, maliban sa SSS, gobyerno nagpapasweldo, nasagaa. Natungkulin ng gobyerno yan, in fact, under the SSS law, na tumulong doon sa SSS. Lising kong duling, wala pang binigay ang gobyerno sa SSS, mula ng Pinay ito. Initial seed money lang yan, way back in the 60s, nung tinayong SSS. So sabi namin, pagkatapos natin usap noon, at kulang pa, tsaka tayo nag-usap na dagdag ng konstitusyon. Pero what kayo lumapit sa taong bayan para humingi ng dagdag na kontribusyon kung hindi nyo naayos ang inyong koleksyon, kung hindi nyo naayos ang inyong investment, kung hindi nyo naayos ang mga bonuses na binigay nyo sa mga board members. So we're asking President Duterte, pakinggan mo muna yung, ano, yung facts ng case na to. Huwag sana siyang magpadala, katulad ni President Aquino, sa mga pananakot ng SSS na porket may dagdag ng pensyon, edi kailangan na rin dagdag ng contribution. In any case, that will impact, aliit na nga ng sweldo ng mga employees, babawasan mo pa. Impact din yan sa employers, syempre may contribution ng employers doon sa... Kaya ang message lang namin sa SSS, huwag kang mag-imbento ng bagong kontribusyon kung hindi mo nakolekta ang lumang kontribusyon. Para kay Congressman Henry, no? Itong SSS law, yung binuoyan ng mga late 1950s, may mga pagpuna na dyan. Kasi nga, ang nangyari, gobyerno ang nagiging umahawak ng pera ng mga manggagawa sa pribadong sektor. So, it doesn't jive well, no? At ewan ko kung may question na sa constitutionality itong batas na gumawa nitong SSS law. Dapat siguro matanong yan eh. Kasi panahon na, kasi sa ibang bansa, tulad ng Malaysia, ang social security system, pag umahawak niya, pribadong sektor, kasi nga private sector man yan. Dito sa ating gobyerno, alam naman natin ang track record ng gobyerno bilang steward o manager ng pera. Talagang anak yan sa bigyan. Yes, wala na question yan. And I think the reason for that is yung social welfare clause ng Constitution, which allows government to do that. Ang punto na lang namin is, sige, gobyerno na ang nandoon, ayusin nyo na lang paghawa. Eh, ang problema, waldas dito, waldas doon eh. Tapos pag may problema sa pondo, ang unang naisip, low-lying fruit, yung membro, tataasan ko yung kontribusyon. Eh, taasan ng collection, eh, mataas, trabaho pa yun eh. Ayusin yung investment, eh, trabaho pa yun eh. Dito na lang kayo, taasan ng kontribusyon, simple lang, bigay ka, di ba? So yun lang talaga ang problema sa government. Correct ka, Philip. These are government employees. Ang sumisweldo yung miyembro. Eh kung may bonus niya, hindi galing sa miyembro, di ba? So ang sabi namin, gobyerno, this is like any agency mo naman na nagpa-function to serve the people, eh, ikaw ang mag-sweldo nito. 9.8 billion pesos ang operating cost ng SSS, ha? Laki niya. Ang 9.8 billion pesos na babawas sa pondo ng miyembro every year. So di sabi na, igaamo na yan para may control din ng gobyerno kung paano nila patakbuin yun. Ngayon kasi parang independent republic sila. Hindi sila dumadaan sa amin sa Kongreso during budget hearings eh. Kasi they don't ask for budget from us eh. Kasi in fact sa akin ka, lahat ng GOCC dapat sagaa kasi if they spend the money doon sa GOCC na yon, minsan ang control at transparency doon mahina eh. Kasi sarili nilang kita, sarili nilang bigay ng sweldo sa sarili nila. Sa akin ng SSS employees, mababa ang sweldo kumpara sa iba. Wala. Hindi yung question sa akin yung sweldo ng employees.
yung matataas niyang official, yung talagang pinag-iinitan ng miyembro. Kasi tataas ng mga sweldo at mga bonuses, no? Kaya sana mahinto, nahinto na yun. We would like to hear the reforms instituted by the new SSS administration before we discuss any increase in contribution. Okay. Sige, we'll talk about questions later to sa SSS. At this point, we'll ask Attorney Greg Cho to discuss yung niya, findings niya about election, yung naging election sa Bicol. The hottest issue ngayon is yung 25% and 50% vote share threshold. Ito yung pinag-aawayan ng kampo ni BBM at yung kampo ni presumptive Vice President Lenny Robredo. Under the PET rules, which was actually drafted in 2010, nakalagay po doon na any vote or shade less than 50% shall not be considered as a valid vote. So hindi ho talaga bibilangin yun in the manual recount, in the manual revision. Now, this 2010 PET rule was actually based also on COMELEC Resolution 8804, which the COMELEC instituted in 2010. Nakalagay din po doon, any shade or mark below 50% shall not be considered as a valid vote. So, the resolution of the COMELEC on the adjudication of electoral protests at 50% is the same exactly as that of the PET. Then, ito yung rule in 2010. Ito rin yung actual vote shading threshold ng makina, ng mga Picos machines in 2010. But then in 2013, according to former COMELEC chairman Sixto Brillantes, doon sa comment niya sa Facebook posts ko, they actually set it at 20%. The machine were set at 20% threshold. So kahit tuldok lang yun, babasahin yun ng makina. But they never changed the existing rule in 2010. They never changed it. So now, we have two sets of rules. The public rule says the threshold is 50%. The private internal rule of the COMELEC is 20%. So dalawa na yung rule natin. May public rule, which is known to everybody, and the internal rule, which is only known to COMELEC. Then in 2016, the COMELEC again changed the voting threshold to 25%. Pinataasan ng 5%. Yet, they did not change the rule in the adjudication of electoral protest in 2010. So therefore, the PET was of the belief that the voting threshold was maintained all along at 50%. So there was really no change in the voting threshold insofar as the rules of the PET is concerned. Contrary to some of the people alleging that the Supreme Court sitting as PET is changing the rules in the middle of the game. No, the Supreme Court is not, the PET is not changing the rules in the middle of the game. Because the rule has been constant since 2010. It was actually the COMELEC setting a different vote shading threshold. So, in the public rule is 50%, the private internal rule of the COMELEC is either 20% in 2013, 25% in 2016. Dito ho, nakakapasok yung dayaan. Why? Because that internal rule at 20 or 25% is inside information. So that if you know na pwede pala yung mga maliliit na boto, you can actually pre-shade ballots. Now, in the pre-shading of ballots, you have to make two distinctions. Pre-shading of ballots in controlled areas and pre-shading of ballots in uncontrolled areas. Ano yung controlled areas? The typical example of controlled areas is ARMM, where men with guns roll around. So dito, in this instance, the voters are intimidated, the voters are afraid. So makikita ho ninyo that ballots can be pre-shaded full 100% ho yan. Pwede ho 100% ang shade ng pre-shaded votes because you do not need the element of deception. Kasi takot ang tao eh. So even if the voter will see that all his ballots were already shaded in full, wala siya magawa because there are men with guns crawling around. So takot siya. So that's one differentiating factor between controlled and uncontrolled areas insofar as pre-shaded votes are concerned. Pangalawa,
pwede mong any or all of the seat, all of the positions in the ballots will be seated because again, takot ang tao, hindi makakapagreklamo. And any or all of the ballots can be preceded because wala akong magre-reklamo. That's in controlled areas. However, in uncontrolled areas where politicians cannot totally control their locality, they have a sense of influence, necessarily, you will employ a certain degree of deception so that you can pass a preceded ballot to a voter. Kaya, maliliit po yung preceded votes doon. Maliliit yung preceded votes doon. Tulad po nito. These are examples of very small shades. Ito po yung example ng mga maliliit na boto. This could be preceded votes kasi pag binigay mo yan sa botante, the botante usually takes a cursory examination. Ang usual na biktima ng preceded votes would be the senior citizens and the less sophisticated voters because they could not distinguish easily. So that when they go to their polling station and then shape, either they will mistake it as sa kabila yun or they will just let it go. Because the automated system in the Philippines does not allow you to erase a wrong vote. Kaya nabubuhay kaya epektibo ang preceding of votes as a means of cheating because the machine will not allow you to erase a preceded vote. It will not allow you to erase a wrong vote. What you can do is you vote for another beyond the number of ovals permitted to cancel it out. But then, if you cancel it out, talo ang botante because the botante is disenfranchised. Now, in uncontrolled areas, maliit ang boto, not all the ovals are shaded at kukunti lang ko yan ang pre-shaded. Because otherwise, marami ko ang magre-reklamo, wala kang ipapalit na malinis na balota. So, that is why we contend na dapat the threshold should be maintained at 50%. Because this is what the public know. Ito yung alam ng publiko. At itong mga maliliit na seats are pre-shaded votes. I would like to hear from the other side or kung sino man to explain us bakit maliliit yung boto nito. Now remember also in this particular example, may mga maliliit na boto but not all of them were counted even if they were of the same shape and size. If I can provide it to you, ito, binilang ito. Ito, kay Kenya, Fortunato, binilang. Pero yung kay Pantelleria Army, hindi binilang. They are of the same shape and size. So ang tanong ko sa COMELEC, how come the machine is arbitrarily choosing which vote it will recognize and which vote it will not? There is another example here. There is another also example here that we were able to take. Ito po yun. Full shade din po ito. This is full shade. Si Villaverde ay binoto 100% ng shade. Hindi binilang ng makina. Si Pentevilla, binoto 100% ang shade, binilang ng makina. O, ito ang gusto kong itanong sa COMELEC. 100% po ang shade ng dalawa. Bakit yung isa binilang, bakit yung isa hindi? These are very serious allegations that the COMELEC must answer. And it's good that we have this protest because we will be able to see the ballot images. Otherwise, we will just be dreaming. So ito po yung pinaka-importante ngayon because we are, both camps are logging it out in the Supreme Court kung aling threshold ang gagamitin. But ako, in my own personal view, in my professional opinion, dapat it should be maintained at 50%. Because otherwise, yung mga preceded votes will makakalusot po yun. Makakalusot talaga. Sir, yung electoral watchdog group niyo, ano ang na-discover nyo so far between them and Bongbong? Ganito po yun. Sino nag-benefit doon? Anytime po na may lumalabas na news, kasi oh, mga kaibigan ko rin yung mga revisors doon sa loob eh, both sides. Ang iba nga dyan, mga revisors ko rin dati noong 2010. So, pag may lumalabas po na news, hindi ko muna ipopost yun sa Facebook, I will ask first my sources within the PET, either side. Kung totoo ito. So if it's true, that's the time I will post it on Facebook and make my comments there. So, totoo po yung mga basang balota, totoo po yung
balotang nabasa ng battery solution. May battery solution doon. Totoo po yung balotang may sunog ng sigarilyo. And lately, I don't know kung lumabas ng ito, may isang presinto po doon, lahat ng balots ay torn in half. Lahat po ng balota sa loob ay torn in half. Hindi ho dapat turn in half kasi what you will turn in half are also the are only the excess or unused ballots. So the excess and unused ballots, you turn this in half, the other half is given to the municipal election officer, the other half is deposited in the ballot box. Pero hindi po lahat ng balota ay turn in half. In that particular precinct, all the ballots are torn in half. And that's the latest po. Yes, sir. With respect to the question of who benefits, you will have to look at that issue of the 21,000 votes that were natanggal kay Robredo. Actually, ang totoo ho yan, natanggal talaga yun sa bilang. That 21,000 votes have been actually removed from the tally for the Vice President. The presumptive, yung nakaupong Vice President, si Lenny. Nabawasan ho talaga siya ng 21,000 votes dahil nung manual revision po, yung mga tuldok lang, yung gatuldok, I actually call them Yoda votes. Si Yoda maliit sa Star Wars. I call them Yoda votes. Because yung mga Yoda votes, hindi na ho talaga yung binibilang. So, when the PET revisors count them, yung maliliit, they are automatically excluded and a new count is made. So, when they sum up those new counts, mas mababa yung bilang ni Lenny Robredo ng 21,000 votes. But then, the PET still has to rule on this. The PET still has to official rule on this. Kaya sabi po ni Attorney Makalintay, hindi pa naman official yan. Yun ang palusot niya. Hindi pa naman official yan because the PET has not yet ruled on them. But ang sagot ko po, kung ako ang tatanong ninyo, that already assumes the color of official result because it followed the rule. Any shade below 50% will not be counted. So it is as good as approved by the Supreme Court. Nabawasan ng 21,000. May nasandag ba kay Rivera? Pagkakalam po meron din, pero hindi, wala akong figures po. I have no verified figures and I cannot say that. I cannot. Meron po talaga kasi, with respect to recoveries, meron three sources. First, mali ang bilang ng makina. So makaka-recover ka doon pag nabawasan ka. Pangalawa, itong undervotes. Hindi totoong undervotes. Meron talagang boto. Pwede kang mag-recover doon. Pangatlo, ito na ngayon yung sa shading threshold. Yung problema natin sa shading threshold. So these are the three sources na pwede kang makarecover. And I know that in those three sources nakaka-recover si BBM, meron din naman siguro recovery din si Mrs. Robredo. Yun po. Despite gano'ng yes, ano so, yung status na revision na may count? So far, about a little more than 1,000 ballots have already been revised. Ilan pa yung? There's still about 800 remaining in Camarines Sur. So that's about halfway. So siguro matatapos by around June or July. And then susunod po yung sa Iloilo and then yung sa Negros Oriental. More or less matatapos po yung pilot precincts by December or January. Yun nung na-discover nyo na xerox copy niyan, ano? Ay, yung mga walang box, hindi binibilang. Yung walang? Walang box na shade. The Comelec and the Smartmatic put up a new feature, according to them, it's a new feature that identifies which of the shades are considered as a valid vote. So, nilalagyan mo ng makina automatically ng square to identify that it is a valid vote. Pero pag wala hong spare, wala hong, hindi hong valid vote yun. So pag may spare, valid vote po yun. So that's why we were able to identify na bakit ito, it's a full sheet, wala siyang spare, hindi siya binilang ng makina. Bakit ito, full sheet, meron siyang spare, binilang siya ng makina. Compared doon sa original niyan? Sa may, original po niyan, wala hong spare. Wala rin spare? Wala hong spare. If you look at the facsimile of this, of your original ballot, ano yan, oval yan. Oval na light orange. But because the scanner is black and white, the black and white scanner cannot capture this light orange oval
So hindi siya nakakapture. Then this is also one of our objections to the COMELEC. Bakit ho ninagyan ninyo ng square? Hindi ho alam ito ng tao. The people were never consulted. The people were never consented. So in other words, this would constitute tampering. Tinamperin niyo yan post-election because this square appears only when the original ballot of the voter is inserted into the machine. So pag pasok ito sa scanner, the machine will put in the squares already. Where the voter was never consulted, never consented, never informed. So that constitutes tampering because this is an illegal change of the ballot image. But that's another issue that we will bring up to the Supreme Court. Meron akong kaming na-file. Hindi pa ito lumabas sa media. We have already filed, Tagulang Demokrasya already filed a petition in the Supreme Court on March, Holy Tuesday yun. Holy Tuesday. Because our deadline was April 2 to question the exercise of the option to purchase. Kasi babayaran na naman mo yung Smartmatic na 2.2 billion pesos to be able to use the machines in 2019. So, nag-aantay ho kami ng reply ng COMELEC, answer ng COMELEC doon sa petition namin. Because we're questioning these Smartmatic machines for use in 2019. Sir, verify lang. Pinintos niyo po yung Bicol talaga. Itong mga findings niyo sa Bicol, sa... Yes po, because... Bakit po? Sa Bicol, because ito po yung nabubuksan ngayon. Because if in other cases, like for example, no, this one is not in the PET po ha, let me clarify. These ballot images that I have brought here are not from the PET. They are from the HRET, House of Representatives Electoral Tribunal, where there is also a protest between former Congressman Villaverde and Congressman incumbent presumptive representative Gabriel Borrado. So, kasi ito po yung nakukuha na available, so we were able to study this. But I have also seen other images, ballot images, from Cagayan de Oro City. Hindi ho tugma ang bilang doon ng makina at yung manual revision. I have seen from where, sir? Cagayan de Oro City. Saan yung nakita? Also from the HRET. Okay. We don't use the PET as an example because mainit yun masyado. So dito kami kumukuha sa House of Representatives Electoral Tribunal. And also in the Senate Electoral Tribunal kasi meron isang protesta doon. Hindi naman yung masyadong mainit. So doon kami kumukuha. Nakikita ko namin yung material difference between, I am not just free to disclose it to you, but meron talagang material difference between the physical ballot and the ballot image. Wala hong pirma ang ballot image. May pirma ho doon sa original ballot. That's a big question. Bakit yung scanner hindi na-capture yung pirma ng DEI doon sa original ballot? Bakit sa ballot image? Malinis. So, ibig sabihin, there are only two possibilities. Either doctored yung ballot image or doctored yung physical ballots. Yes, sir. Yung mga lao po yung mga electoral forms na yan na sa SED, sa HRET. Yes. Balit ba yan pag tapitin na gagamitin yung evidence? Sir, the PET also has this kind of ballot okay, images. Pero, ayan, ibang protest yan. Yes, this is from other protests. Kung nakamitin nyo sa PET, makukonsider ba yan? Ibigin yung mga pinapasok ng mga posisyon. Yung pinag-uusapan nyo sa Vice President. Yes, sir. It should also apply the same in PET. Although, si PET will not use our documents from HRET and ECP because they also have their own copy. Yes, yes. So they will print their own copy. Parang babalikan na kung yan. Yes, sir. So, sasabihin nila, okay, we will take note of this, pero hindi yan ang gagamitin namin. Yung gagamitin namin, yung sarili namin copy. Because they also have it. No, it's just easy. They can just simply print it. Yes, sir. Kasi, yes, sir. Tinitignan ko na, yung sa ibang, yung sa kapit namin, magkatong galing presa, di ba? Yes. Kasi magtatanungan pa kayo ulit. Yes, okay. Kaya gagamitin niya, tapos gagamitin PET, sa set, iba na naman yun. Yes, sir. Pero sila lang po yung magtatalo na rin. Wala po kami over that part of that. Kami nanto ko lang, yung title element. Di ba? Kasi kung gagamitin mo ito, yung sa document set, sa HRET, tapos sa PET naman, parang
Natanggap-tanggap ba yun sa both parties? Yes, they will use their own set of documents. Yes, for purposes of our discussion here, we will use our documents obtained from other sources, but they belong to the same source. They are actually from the same source, from the same SD card that was produced by the machine on election. This one is also covered in the PEP. This is the protest in Camarines Sur, Naga City, Calabanga. So these are also in the PEP. These are also protested there. So as a matter of fact, they're filing a motion with the HREP na kukunin yung mga balota doon from Camarines Sur ilipat sa PEP so that they can finally count it. Kasi nauna itong binilang dito sa HREP. Okay. Questions for anyone of our panelists? Kay Congressman Colmenares. Merong property ang SSS malapit sa Senate. Ewa ko kung alam nyo yun. Na tinatarget ata ng National Grid Corporation na control ngayon ng SM na bilihin dahil kailangan nila sa distribution ng power. Ito ay binulgar ni Commissioner Lavinia nung nandyan pa siya. Binibenta daw po ito ng only one, gustong bilihin ng NGCP ng 1 billion lang. Within fact, ang value nito is more than 11 billion. Nakip-track nyo ba yan? Hindi po. Hindi pa. But that's good information. If Commissioner Lavinia has informed that, I will be happy to discuss it with him. Pero yan ang problem. Tama-tama ho kayo actually. Yan ang problem dito talaga, yung sa investment side. At sa yung pag-sale ng assets, may fund loss talaga na nawawala. At sinasabi yan ng COA na sayang yung income na to, sayang income na yan. Pero the way SSS talks, parang yung fund loss namin, dahil yung taga namin ng pension, na when in fact, yung dapat ang trabaho ng SSS. Tapos ang scare tactics dyan, yun nga, may bankruptcy. So, lahat naman ng funding sa buong mundo, lahat ng insurance, may bankruptcy period, kahit GSIS. It's a mathematical calculation naman. Pero the way they say it, para magugunaw ang mundo. When in fact, in 2000, ang fund life ng SSS was 5 years. Kasi meron sila malaking loan na deplete yung fund nila kasi ang issue doon was hindi na bayaran. So anyway, magandang nabanggit yan kasi it has to be, dapat may reform sa SSS. Things like this. Hindi ko ba kayo nahirapan humingi ng mga information? May FOI bill na daw ngayon? I just wrote the other day to President Duok for some information on collection rate efficiency, etc. Well, I hope na the SSS will provide me the data. Voluntarily, I don't need to resort to FOI mechanisms. No? Pero hindi ganun kadali kumuha no? ng dokumento. Well, to be fair to SSS, hindi ganun kadali kumuha ng dokumento sa buong gobyerno. Kaya, pero sa SSS, lalo na tayo, we're private, ako naman SSS member din, dapat may right tayong hingin yung dokumento na yun. Lalo na kung saan nila ini-invest yung mga pera natin at kung kanino nila ginagastos yung binibenta yung assets. One last thing. Ang laki ng pondo ng SSS. Bakit hindi siya pumapasok dito sa mga ilang investment areas na halimbawa, ang sasabihin ng gobyerno, ipa-private bidding namin ito kasi walang pondo ang gobyerno mag-construct ng highway o di ba, mga airports. Private. Bakit hindi? May pera actually na pwedeng i-invest doon. So hindi niya ini-invest doon, malaki ang returns. Kaya pinag-aagawan niya ng mga Ayala, ng mga San Miguel, yung mga big branches na yan. Kasi taas ng rate of return. So sa akin, aralin din nila yan. Kasi naging issue yan noong last Congress. Tinanong yan ng mga senador ang bababa ng rate of
competitors ng investment ng SSS. So in any case, that's a new information. I'll be willing to study that information. Sir, kung natuloy yung pension increase na 1,000, tapos hindi na improve yung collection ng EDSA, anong mangyayari sa SSS? Well, tatagal pa. Yes. Well, actually, yes, walang SSS na mabankrupt sa politiko naman eh. Diba? In fact, ang Canada, ang data namin ng 2015, Canada is supposed to be back ang fund life niya only up to 2022. Ang Canada, that was 2015. So, 7 years fund life ang Canada. Yung England, ang 2015, ang fund life niya up to 2027. Ang US, 2032 ang fund life. So, mas maunlad pa tayo sa Canada technically. Kasi 2028 pa yung sabi ng SSS ngayon yung fund life niya. 2026. Nag-reach siya actually. Minsan 2026, minsan 2028. So, yun lang. Kung matuloy yun, para sa akin, yan namang bankruptcy period is kung wala kang gagawin. Kaya ang sabi namin may reforms. But secondly, Section 26 ng SSS law, government guarantees the SSS. Lahat ng SSS sa buong mundo, garantisado ng gobyerno. So, hindi yan magtitito. Kaya walang SSS na babankrupt. Tapos, pangalawa, in fact, sabi ko nga kanina, kung puli ng, nakalagay sa SSS law, government should input capital every time na may pension increase. Ni Cinco, wala pang binibigay ang gobyerno. In fact, yung SSS nga, naging kalagatasan yan eh. Ng mga crony loans, ng mga ganun. So, hindi mo masisi ang tao pag sinasabi ng mga miyembro, kami hirap na hirap, pero yung iba nagpapasasa sa pondo ng assets ng SSS. So, in the end, ibig ko sabihin, kung hindi nila ma-improve ang collection, maliban sa tatanggalin sila at papalitan sila ng efficient na mag-implement ito, ay yung gobyerno is supposed to guarantee ang subsidies. Si Kuy, by the way, ang isang reklamo ng mga miyembro is this. Uniformed personnel has always been given billions and billions of pension na hindi sila member ng GSIS, hindi sila nagbabayad ng premium. Ilang budget na yan mula pa yung 2000? Bawat budget na lang doon, public taxpayers ang nagbabayad ng pension, 65 billion pesos ang pinakalas na pension ng uniformed personnel. Iniisin kong doon hindi silang bibigay ng premium niya. Public funded niya. Ang masama pa, yung increase ng kanilang pension, automatic, pag nag-increase yung active. Pag ang sweldo ng tenyente ay 20,000, halimbawa, nung nag-retire siya, 5 years later, pag tumas ang sweldo ng tenyente na active into, say, 30,000, i-increase din ang pension ng lieutenant. Eh, yung SSS, hingi ka lang ng 2,000 increase, pahirapan pa eh. Ilang taon mo sila automatic. Hindi ko sinasabing bawasan ang pension ng uniform personnel. Ang sinasabi ko, equalize nyo naman. Eh, ito nagbayad ng premium eh. Ito nga, hindi nagbabayad ng premium, sinasubsidize natin billions of pesos. In fact, I hope somebody investigates that further kasi hindi na kami makaano doon sa Congress palagi na bakit sinasubsidize ng gobyerno ang pensyon ng uniform personnel, AFP, PNP, you know, lahat ng uniform, pati Coast Guard. Pero dito sa for mga senior citizens na ano, eh pahirapan bago mag-increase ng pension. In fact, kung titingnan mo yung logic na yan, yung mga retired generals ng AFP, dambuhan ang pension niya. Kasi tumaas ang sweldo ng pulis at dambuhan ang pension ng mga yan. And the courtesy of the impoverished Filipino people. Kasi wala talaga silang binibigay ng pension. Do you think the president is serious nung sabihin niya na dadagdaga ng 1,000 yung pension? Ang sabi naman ng President Duo, executive order, hindi lalabas yan. Well, under the law kasi, Congress, ang SSS Commission, kailangan, they can recommend to the President and the President orders the increasing contribution.
kung increase in contribution, also increase in pension. So pwede yun. Kaya lang namin final ang bill dati, yung bill na final ko noong 2013, was because ang SSS noon ayaw talaga mag-recommend ng increase. So ilang beses na yan, in fact, kahit hundreds ng increase ayaw ng SSS. So kaya na-file ang bill. But yes, tama yung process na yan. At humingi ang SSS, last Congress pa humingi sila ng poder na sila ang may pwedeng mag-increase ng pension or ng contribution without need for presidential approval. Eh hindi napasa yung bill. Kasi under the law, required ng president approval. So, they have to ask permission from the president. Okay. We're running out of time. Siguro, we'll ask our panelists to give a closing, short closing statement. Sister Pat, would you want to reiterate your appeal? Or? I guess for myself, I'm asking that due process be followed in this case, because of course we respect the rights of a country to certain comes and goes, but we're just asking for due process. But I'm also asking that we hear all the cries of victims that I've been working with. I just like to know, what does the Australian government think of your case? Have they issued any statement or what? No, they haven't issued any statement. They've been monitoring what's happening, but they haven't issued a statement. No. They're just keeping up with developments. Attorney John? We would like to call on the COMELEC under its new chairman to seriously consider other alternatives when it comes to providing the elections provider for the automated election system. As I have said kanina, there is a serious flaw in this Smartmatic AES because it does not allow a voter to change a wrong vote, a preceded vote, or any like that. So the voter is bound already by what is already shaded. But I know na we have a Filipino technology available. It actually allows you to erase a wrong vote or appreciated vote, which is a big difference with respect to itong existing system natin. And we hope that the community will take an open mind about this. Hindi yung tulad ng dati na nakapako lang lahat ng kontrata sa Smartmatic. Actually, Smartmatic monopolized every contract there is concerning the automated election system. So next week, I will go to the office of Chairman Abbas and ask for some documents kasi meron ko siyang sinabi na yung hybrid system is more expensive than the full automated system. I beg to disagree. Mas mahal po talaga itong automated system which has already costed us about 30 billion pesos for every election. Lalabanan namin yung increase in contribution at dapat i-demand ng taong bayan na bago mag-increase ng contribution, dapat may reforma sa loob ng SSS. Kasi kahit mag-increase ka ng contribution, kung mawaldasin din lang naman pala ang pondong yan, the same problem ang mangyayari sa atin. Secondly, yung increase in 1,000 before, kinain na yan ng train, kinain na yan ng mataas na presyo ng bilihin, kinain na yan ng maintenance medicine, kapos na yan. Panahon na pag-usapan ang susunod na 1,000 tranche. At ayon sa data na to, ayusin na ng SSS, kaya niyang ibigay kahit ang 1,000 na additional dagdag sa pension. Ayusin niya itong mga billions na nawala sa kanya. Kakayanin niya yan. Magsisimula kami ng petition signing para marinig ng gobyerno ang hinaing ng ating mga pensioners. Sa 2018, simula ng petition signing at sana maibigay na ang dagdag na 1,000 peso increase sa SSS pensioners. Madami kasi like the figures. Paano lang meron bang way para ma-access nila yung mga figures sa sunay? Yes.
alam kung paano yun. Ano lang, yung COA report siya, punta lang sa COA website, SSS, doon siya sa GOCC. Pagpindot mo, tinawa, 2016, 2015, 2014 reports. Natutod lahat ito. Yung SSS data, kuha ko rin sa SSS annual report. Wala pa siyang 2017. Sa 2016 pa lang yung annual report ng SSS. Tapos kuha rin ito sa maraming congressional hearings before when I filed the bill sa 2018. So accessible siya sa internet ngayon. Kaya, yeah, and hopefully, kung sumagot na si Chairman, si President Do sa akin, I will share with the media yung information na yun. Okay? Sir, comment lang doon sa pagka-dismiss kay CJ Sereno. Kung si CJ Sereno ay sunod-sunuran kay President Duterte, yes ng yes. Sa tingin ko, hindi gagawin sa kanya to. Anong ginawa sa kanya? Impeachment. Nung gumewang-gewang ang impeachment kasi may na-evidensya, COA. Nung alanganin sa COA to, resign immediately. O nung alanganin din doon, indefinitely. Lahat yan, lahat dinaanan yan just because dissenting opinion. So sa akin, yung decision sa COA to, eh lalong nagpatibay ng position ng President Duterte. Ano ang resulta ng COA to? First, appoint niya ang new Chief Justice kung hindi manalo si CJ Sereno. President, at ako, ang Chief Justice na i-appoint ang President Duterte niya, sunod-sunuran sa kanila. Anong second implication niya? Lahat ng impeachable officers sa buong Pilipinas, COMELEC man yan, COA man yan, civil service man yan, takot na ngayon kay President Duterte. Kasi impeachable officers, pwede palang i-COA lang ito ng soldier niya. One of the moments in history when the president is so intimidating that he practically will influence the commission that oversees the election, the commission that audits all government transactions, and the commission which decides who is removed and who is suspended from government, the civil service commission. Pati na ombudsman na susunod, impeachable officer. The third implication of the COA position is this. Lahat ng judiciary niyo, not just the impeachable officer, judiciary from RTC up to the Supreme Court. Takot na takot Chief Justice na, tanggal niya. So grabe impact nito. And fuck, I'm saying this. This is no longer just about the Chief Justice and their position. This is about an impending tyranny where a person practically is very strong in Congress with supermajority and very strong in the judiciary. Hawak pa niya strong president. So in the end, whatever our opinion of the Chief Justice, in the end, it's not the big issue talaga ngayon. It's the fact that the president is intolerant of dissent and wants to control all branches of government. Yung poll ng 14 senators insisting na they have the sole power to remove an impeachable officer, may wait kaya yun? May magagawa ko ba yun? Legally, ano mangyayari kung hindi sinunod ng Supreme Court? Well, pwede nga magka-crisis niyan. Kasi ito yung problema mo dyan. Not just now, in the future. May impeachment case, may co-warranto case. Sabi ng co-warranto, convict, tanggal. Sabi ng impeachment ng Senate, acquit. Ang gagawin mo? Sino susundin mo? Kaya yun yung ginawa ng co-warranto na to. Ilagay niya tayo talaga sa isang direction na doon kaguluhan. That co-warranto decision will usher in an era of turmoil and instability in the judiciary and even in the entire country. Maraming impact nun. No? Para sa marami siguro co-warranto hindi yan, pero impact nun. Gulo yan. And I really hope na the Supreme Court sabihin naman, ito muna, impeachment naman na eh. Tuloy nyo na lang doon. Para at least, di ba? Anong plano ng bayan muna? The moment na ang Supreme Court ay nag-decide with finality yung dismissal ni CJ Sereno. And we will press on with
the same things we usually do for we raise the issues to the people and protest. Pero kinaklaro na namin, ang main talaga dito na Lacanang eh, yung secondary na lang itong justice dito. But of course, yun yung tuloy namin yung siyempre sa protest and expose the impending tyranny in Lacan. Wala po ba kayong balak na ikuwaranto rin si Presidente kasi yung qualification niya as a candidate ay questionable? Good luck kay Soldier Kalida. Kalida, hindi nagpapakita. Ah well, may asunto rin na pa. May napalungan tayo. Yes. Do you find it unusual that the President seems to be tangling with women? Una, si De Lima, Sereno, and no, Sister Patricia. Oo nga eh. Actually, pag sinabi na yan ng maraming women advocates eh, why are you so afraid with women? Diba? Parang gano'n. Pero ako, hindi ko na... Nagkulat lang ako sa kanya sa intolerance niya for everybody. Actually, whether woman or not, na-emphasize nilang woman kasi palagi niyang sinasabi. I mean, ito lang. Ombudswoman, Carpio Morales. What did Carpio Morales say? Simple na naman ang sinabi ni Carpio Morales. May nagpala dito ng complaint, investigahan ko ang presidente. Galit na galit na si Dibungkon. Diba? If you, Bukuma, you know, I mean, you're from South, I'm the president of the Philippines, diba? I mean, mali nga siya actually, hina na yung law niya eh. He's immune from soul, but he's not immune from investigation. Matagal na yung concept yun. That the ombudsman can investigate anybody. I disagree here. The ombudsman can investigate all public officials in the Philippines except the president. Pangit ata yan ang mensahe ng isang presidente. Lalo na isang presidente na nagpukunyari yung tapang. Diba? Matapos, sige, file mo, tignan natin, diba? But the president is the problem with President Duterte is he can dish it, but he cannot take it. He's just poor eh. Sasabihin kanyang gago ka, gugo ka, criminal ka, etc. Using presidential platform. Tapos sabihin na ng umusuma, may complaint na na-file dito, investiga. Ganun lang kasimple kung gagaan. Ano ba sinabi ng mga obispo? Simple lang naman, Mr. President, EJK, baka human rights ka. He can dish it, pero simply komentaryo from others, hindi niya mag-take. Kaya very, ano talaga, intolerant of dissent, kaya hindi masisi ang taong bayan na mag-isip na itong move against the Chief Justice is nothing more than a president who is intolerant of dissent. Last na lang, sir. Update doon sa peace talks. Well, ang alam ko lang sa peace talks, no? Si Attorney Edel Olalia, tanongin niyo. Ang alam ko lang, may pronouncement ang presidente at may pronouncement ang both sides that itutuloy ang peace talks. Sa akin, ako, whoever, pag ma-achieve ang peace talks, ang peace process, magkaroon ng kapayapaan sa Pilipinas, a just and lasting peace. That's a gift for all of us. In fact, whoever succeeds in a genuine peace initiative sa Pilipinas will be so popular na easy, alalahanin siya ng generations to come. Kasi may gera tayo. Kaya sa akin yung paghawak ni Sister Pat ng free or political prisoners, she advocates for peace. What's wrong with that? Keep part yan ng peace process. Isn't the church supposed to support the peace process? So, yun. And ako naman, tuloy ang peace process kung kakayanin because it will really be a, you know, we don't want our children to live in a state of war. No? Pangalawa, ang agenda na ng peace process, economic and social reforms. Yun na yung agenda ng sunod na pa-importante nun. Doon na pag-usapan ng genuine agrarian reform. Doon na pag-usapan yung pagtanggal ng contractualization. Doon na major economics yun. Dapat na-analyze ni President Duterte kasi ang roots ng war is not really about anything except poverty, injustice. Yun ang isosolve ko. So, pero syempre, whether the peace process continues or not, it's their decision. Ako, pag may human rights violation, pag may bira naman, may tyranny na impending, we have to criticize it. Okay, isa pa.
Do you think the president is doing enough to protect yung mga isla natin? No, definitely not. The president, ang problema kay President Duterte sa foreign policy niya, black and white siya mag-isip eh. Pag tumayo ka ba sa tribunal, gera ba sa China ang ibig sabihin mo? Para sa kanya, ibigay na lang natin kasi ayaw ko mag-gera, wala bang shades of gray niya? But ang Vietnam, tumayo ang Vietnam sa position niya sa Stratis, wala namang gera. Tayuan mo lang yung punto mo, tayuan mo yung teritoryo mo, may panalo ka na nga eh. Ang solusyon dito is this, ako sa bilateral talks with China, may problema tayo na. Ibubuli ka ng China pag dalawa lang. Multilateral yan. Multilateral. Isama mo ngayon, the first step ni President Duterte dapat, isama mo lahat ng may issue sa West Philippine Sea and Spratlys, Vietnam, Brunei, tayo, Malaysia, Pilipinas, etc. Unite. Dan ang lakas sa unity na yun. Ang pangalawa, dapat i-galvanize to President Duterte. Support ng international community. Ang threat sa West Philippine Sea is not merely on the exclusive economic zone of the Philippines. It's about freedom of navigation at concern niya ng international community. The international community will not allow one country under international law. No country can control the sea. That's international law. Ang China ay co-control niya buong sea. Eh, paano ka nagaan doon? So, i-galvanize niya ang support ng international community. Eh, baliktad yung nangyayari eh. Ina-isolate niya yung international community na susuporta sa atin at nagkakautaw sa China. So, yun yung mali sa foreign policy na yan. Hindi necessarily gera yun. Panindigan mo ang tribunal decision, supporta, kumuha ka ng supporta from the contesting parties like Vietnam, etc. At kunin mo yung international community support. Multilateral action. Ang China, maraming business sa iba't ibang bansa. Hindi yan basta-basta yung Dubai. So, yun ang tingin ko dyan sa West Philippine Sea issue. May update yata si Attorney Joe? Meron lang akong sasagutin. Because there's a recent article of Rappler kahapon. And it appears to say that next week daw lalabas na meron talagang dayaan na nangyari noong 2016 elections. So I challenge Smartmatic, come forward. Ilagay, ipakita niyo yung system logs ninyo. So that magkabuko ng Taiwan sa two all. Huwag yun ang tigilan yung hearing sa Joint Congressional Oversight Committee. Yun lang po. Okay, I thought we'd like to formally end this this forum, and we'd like to thank our guest, Sister Patricia Fox. Good luck sa petition her attorney, Kasanin Panduban, former Congressman Eric Culminares, and attorney Glenn Chong. Thank you very much, and we'll see you next Saturday.